ILF. Nagbantang sisingilin ang pamahalaan kapag hindi naipasa ang BBL. CFP, problemado sa kapulangan sa sundalo. Pagre-recruit na karagdagang 20,000, inihiri. Ipinawalag na ministro ng Iglesia ni Cristo, arestado dahil sa kasong Libelo. Haytay City Police, itinangging ang umano'y mabagal na pagresponde sa aksidente kinasawi ng 6 na menor de edad. Sa iba'y dagat, mahigit 200 bihag ng ISIS, pinalaya na. Sa balitang sports, 8th Division World Champion Manny Pacquiao, handang-handa ng iwan ang boxing. Sa ating health news, magtira sa matataas na gusali, mapanganib para sa mga may sakit sa puso. At sa ating showbiz balita, Colleen Garcia, wala ng balak bumalik sa noontime show na It's Showtime. Mula sa DWIZ News Center Manila, narito ang inyong tagapagbalita, Alex Santos. Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. Detalye sa mga balita. Sisingilin ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang pamahalaan sakaling hindi may sa batas ang Bangsamoro Basic Law BBL. Ayon kay Mohager Iqbal, Chief Negotiator ng panig ng MILF, may tuturing na utang ng gobyerno sa kanilang grupo ang mga nilagdaan nilang dokumento patungkol sa kasunduan pang kapayapaan. Muling nagbabala si Iqbal na magpapatuloy ang problema sa Mindanao kung hindi may papasa ang BBL na bahagi ng isang kasunduang pinasok ng gobyerno. Hindi kami pumapasok sa gobyerno. Kailangan mag-deliver muna ang gobyerno. So pag ang BBL hindi may pasa sa Kongreso ng Pilipinas, papatuloy yung problema natin sa Mindanao. Sabi namin sa gobyerno ng Pilipinas, hindi yung utang ninyo sa amin, hindi pa kayo nakabayad. So sisingilin namin ang gobyerno ng Pilipinas. Although nakikita namin na ang presidente talagang committed na may pasa ang BBL sa Kongreso ng Pilipinas. But ultimately, ang gobyerno ng Pilipinas hindi tumupad. Kaya sisingilin namin. Kasabay nito, sinabi rin ni Iqbal na hindi katanggap-tanggap sa kanila ang plano ng Kongreso na alisin ang may 20 provision sa BBL. Isang katunayan nito anya na maliit ang tingin ng mga mambabatas sa kapangyarihan ng gobyerno na makipag-negosasyon. Binigyan din rin ni Iqbal na walang kainatnan ang 17 taong pakipag-usap nila sa gobyerno kung hanggang ngayon ay walang tiwala ang mga mambabatas sa MILF. O narito, sinabi ni Congressman Rufus Rodriguez sa posibleng tanggalin nila ang may 20 provision sa BBL upang payapain ang mga nangangamba na magkaroon ng sariling republika sa Mindanao ang MILF sa pamamagitan ng BBL. Yung talagang ibibigay sa amin na batas ay maganda kasi anahin po namin yung batas na wala namang kwenta. Mas maganda pa kung tinanggap na namin ang ARM. Dahil nandiyan na yan Pero hindi namin tinanggap two beses Kung ang ibibigay sa amin mas mapapa sa ARM at yun ding ARM na yan mas maganda na lang, hindi lang nag-negotiate. Yan po tinig ni Mohager Iqbal, ang Chief Negotiator po sa panig ng MILF o Moro Islamic Liberation Front sa panayam po ng DWIZ. Nananawagan naman ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa pamahalaan at Kongreso na payagan silang madagdagan ng 20,000 ang kanilang hanay. Ipinaliwanag ni AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla na kulang ang kabuuan bilang ng mga sundalo na nasa 125,000 para tiyakin ang seguridad ng milyon-milyong mga Pinoy. Ang naturang bilang ng mga sundalo ay buhat pa na matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig at hindi na muling nadagdagan pa. Dahil dito, marapat lamang ayon kay Padilla na maamyandahan ang National Defense Act. Hindi po basta-basta pwede magdagdag dahil po sa issue ng sweldo na ibibigay po sa ating mga sundalo. Ang sahod po ay approved ng Kongreso sa ilalim ng General Appropriations Act. Kung tayo po ay magdagdag ng tauhan, dapat po magdagdag ng kaukulang budget para may pangpasweldo po tayo sa mga i-recruit po natin. Una rito, inamin ng AFP na wala silang sapat na bilang upang protektahan ang mga tore ng National Grid Corporation na target ngayon ng mga pambobomba sa Mindanao. Sa dami po kasi nito at sa lawak ng lugar na sinasakop ng pinaglalagyan ng mga tore niyan, hindi po talaga mababantayan bawat isang poste at napakit po namin kamakailan na may mga ugnayan din po itong mga pambobomba sa mga issues tungkol sa upa at saka sa arrangements ng kinatatayuan ng mga tore na yan doon sa mga nagmamahari ng mga lupa. Kaya yan po ay isa sa mga bagay yata na tinitingnan ngayon ng NCCP at saan tumutulong din po ang police.
Yan po ang tinig ng bagong promote na Brigadier General Restitudo Padilla, ang AFP spokesman sa panayam po yan ng DWIZ. Arestado naman sa mga tauhan ng Manila Police District o MPD ang itiniwalag na ministro ng Iglesia ni Cristo na si Luel Menorca II. Bago ang pagdinig nito sa petisyon nito sa Court of Appeals kaninang umaga. Ayon kay MPD Station 10 Chief Superintendent L. Leonardo, ang habulan ay mula sa Taft Avenue hanggang sa Nakpil Street sa Malate kung saan doon nila naharang ang sasakyan ni Menorca sa kanto po ng Quirino at Ross Boulevard. Sinabi ni Superintendent Leonardo na isinilbi nila kay Menorca ang warrant of arrest laban dito bunsod ng kinakaharap nitong kasong libelo sa Marawi City. Iniulat naman ng ilang media entity na ang arrest warrant ay mula umano sa kapatagan Llano del Norte. Inamin ni Leonardo na miyembro rin siya ng INC pero hindi umano kasapi na kanilang reliyon ang mga dumakip kay Menorca. Mga iglesia, ang umaresta sa kanya hindi naman mga iglesia. Kaya lang, sa akin kasi binigay ang warrant, so training peace officer naman kasi ang warrant. Ano? Hindi naman ako nagsip, kaya lang ako nandito dahil gumawa siya ng kaguluhan, napunta kami rito. Yan pong tinig ni Superintendent Ed Leonardo ng Manila Police District sa panayam po ng DWIZ. Mari naman itinanggi ng Tagaytay City PNP o Police na hindi ito agad nakaresponde sa malagim na aksidente na ikinasuwi ng anim na menor de edad noong Linggo na madaling araw. Sa panayam ng DWIZ, pinaliwanag ni Tagaytay City PNP Chief Superintendent Ferdinand Quirante na wala pang 3 minuto ay nasa crash site na ang kanyang mga tauhan. Katunayan, sinabi ni Quirante na tumulong pa mga pulis sa pagpatay o pag-apula ng apoy gamit ang 4 fire extinguisher at 1 hose mula sa Starbucks. Nilino din ni Quirante kung bakit mas inuna nilang apulain ang apoy kaysa ilabas ang mga nakasakay sa nasusunog na kotse. Kasi po yung harapan mismo ng sasakyan, halos dumikit na doon sa hood na nagkusaan doon po nag-degenerate ang apoy na kailangan patayin yung apoy para ma-extricate yung mga body. Kaya lang, it found futile kasi nakita nila nakaipit po silang lahat doon sa sasakyan. Kaya hindi po totoo na nagpabaya ang kapulisan at ang barangay during the time. Okay. Yan po ang paliwanag ni Tagaytay City PNP Superintendent Ferdinand Quirante sa panayam po ng DWIZ. Ito ang DWIZ Manila. Mas todong lakas. Balita sa labas ng bansa. Balita nga sa labas ng bansa, pinalaya na ng Islamic State of Iraq and Syria o ISIS ang may 200 at 70 sibilyan mula sa 400 binihag ng grupo nitong weekend sa eastern city ng Deir al-Zor. Ayon sa Observatory for Human Rights, karamihan sa mga pinalayang bihag ay mga babae at bata. Ito'y kasunod na lamang na ginawa ang pagdukot ng ISIS sa 50 kalalakihan kahapon. Sinasabi nga mga natitirang bihag na lalaki na sumusuporto sa gobyerno ng Syria ay pinapatay habang ang mga hindi naman ay isa isinasalang na lamang daw sa religious course base sa interpretasyon ng ISIS na turo daw ng Islam. Inimbisiga naman ng mga otoridad sa Mexico ang isang aktres sumunay tumulong kay Hollywood star Sean Penn para makapanayam itong si drug lord Joaquin El Chapo Guzman. Ang Attorney General Arlie Gomez isunusulong ang money laundering investigation bunsod ng posibilidad na gumamit si Kate Del Castillo ng pera ni Guzman para maitayo ang kanyang tequila business. Matatanda ang muling nadakip noong Enero at 8 ang pinuno ng Sinaloa Cartel 6 buwan matapos ito pumuga mula sa bilangguan. Sinasabing inilatala sa Rolling Stone magazine ang umanay artikulo ni Penn na naglalarawan na nagpagkipagkita nito kay Guzman kasama si Del Castillo noong mga panahon na nagtatago pa sa batas ang naturang drug lord. Sports Balita. Sa ating Sports Balita, oy, nag-presscon kanina ang 8th Division World Champion na si Manny Pacquiao at maging si Team Bradley. Handa na daw iwan ni Congressman Manny ang pagboboxing. Narito ang detalye mula kay Ralph Ubina. Kinumpirma ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao na huling laban niya ang kay Timothy Bradley. Tiniyak ni Pacquiao na gagawin niyang makasaysayan ang huling pag-apak niya sa lona ng boxing. Sinabi ni Pacquiao na pumasok siya sa boxing dahil nais siyang makatulong sa kanyang ina at sa kanyang pamilya. Subalit sa pagtatapos ng kanyang karera sa boxing,
nais niyang ihandog ang huli niyang laban sa sambayan ng Pilipino. Sa ngayon na anya, prioridad niya ang makatulong sa kanyang mga kapwa Pilipino. I'm so happy hanging my gloves after this fight because of what I have done. You know, I will feel sad after that, but you know, that's life. Not all the time you keep on fighting, all the time is you're in the ring. But it's time, I think. Sa Abril 10, oras sa Pilipinas, sa Las Vegas, Nevada, natakda ang laban ni Pacquiao at Bradley. Para sa Sports Balita, ako po si Ralph Obina. Ito ang Showbiz Balita. Oy, marami palang nawala sa host ng Showtime, no? Isa na rito si Colleen Garcia. Ano kaya ang dahilan kung bakit nawala siya sa Showtime? Aren Palma, ibigay mo. Kinumpirma nga ng TV host actress na si Colleen Garcia na hindi na siya babalik sa It's Showtime. Ayon kay Colleen ay tututukan na niya ang kanyang acting career, lalo ngayon na extended pa ang kanyang teleserye na Pasyon de Amor. Bukod pa riyan ay magkakaroon din siya ng pelikula kasama si Don Zulueta at Piolo Pascual. Nilinaw din ni Colleen na hindi pa sila magpapakasal ng kasintahan si Billy Crawford dahil pareho pa silang busy sa kanilang mga trabaho. Ipinaliwanag ni Colleen na napag-usapan na nila ang kasal, ngunit hindi pa ito mangyayari ngayong taon. Sa kabilang banda ay pinahayag naman ni Billy na handa na siyang pakasalan si Colleen, bagamat naiintindihan niyang marami pang gustong gawin ang kasintahan. Para sa Showbiz Balita, ako si Aryan Palma. Balitang pangkalusugan. O sa mga may karamdaman, o yung may mga sakit sa puso, ha, pakinggan nyo ito, ha, dahil kung kayo daw ay nakatira sa mataas na gusali, abay delikado daw. Pakinggan natin itong detalye mula kay Isa Rendon. Maliit ang survival rate ng mga taong nakatira sa mga mataas na lugar kapag dumanas ng atake sa puso ang mga ito. Ito ay ayon sa isang artikulo na nailathala sa Canadian Medical Association Journal na ibinase umano sa pag-aaral ng mga dalubhasa. Giit ng mga eksperto, kapag nakaranas ng cardiac arrest ang isang taong nakatira sa third floor ng isang gusali o pataas, ay mababa lamang ang tsansa nitong mabuhay. Paliwanag ng mga dalubhasa, kahit pa dumating sa tamang oras ang ambulansya, kung mataas naman ang lugar na aakyatin, ay posibleng masawi ang pasyente. Kailangan umanong maisagawa agad ang cardiopulmonary resuscitation o CPR sa pasyente bago pa ito dalhin sa ospital upang makaligtas ito sa kamatayan. Sinasabing mas lantad sa ganitong panganib ang mga matatanda sa Toronto, Canada, dahil 40% sa kanila ay nasa high-rise residences. Para sa Health News, ako po si Isa Rendon. Narito na ang IZ Balita Binisaya. Ani ang nagunang balita sa Mindanao, gipanganamdaman na karon pa lamang sa mga mag-uuma sa duha ka probinsya sa Davao del Sur o Davao Occidental ang pagsulod sa El Nino o andam sila sa unsa epekto ni ini sa ilang umahan. Matod pa sa pipila ka mga mag-uuma sa Mindanao nga matag-adlaw ilang gimonitor ang mga basakan aron nga masuta kung makabot nila ang daan ng sakong humay nga ilang anihon. Dako ang epekto sa ilang hulawang humayan kung mawad anog tubig ang ilang mga humayan. Sa pagkakaroon, tungod kay sa Marso ning tuiga, pamuabot ang El Nino, sakto pa ang ginaganon sa tubig gikan sa irrigation facilities nga gikan kini sa National Irrigation Administration. Kaya duman nga nahitabo ang hulaw sa probinsya ni Atupang Tuiga 2007 nga kay mikunhod ang ilang abot tungod kay kakuwang sa water pump. Sa pagkakaroon, gibutyag sa Office of Provincial Agriculturist nga wa pa kaayo na apektuhan sa El Nino ang duha ka mga probinsya. IZ Balita, Binisaya, Binisaya. Narito na ang Now IZ. Now IZ. O ito, merienda ho ang tampok natin ngayon, ha. Ito po ang suman na mga taga Butuan City na kung tawagin daw ho nila'y palagsing. Isa ito sa mga ipinagmamalaking local delicacy ng lungsod sa Agusan del Norte. Tinatampok din ito sa Palagsing Festival na ipinagdiriwang tuwing ikalawa po ng Agosto. Ang kakanino suma na ito ay gawa raw po sa unaw o yung starch mula sa sagupan na sinangkapan po ng buko at pulang asukal. Ang perfect pong ipartner sa sumang palagsing ay syempre yung tsokolate o di kaya kape. Bukod sa agahan at merienda, masarap din po itong panghimagas ang suma na ito. At yan po ang sumang palagsing ng taga Butuan. At yan po mga balita natin po ng IZ Balita Nationwide. Ako po si Alex Santos. Magandang araw po sa inyo lahat.